sa mga kayon ay welcome to Pali Chef Ready to lang sa job. Walang wake to angle to rin na balita. Wala na ang pera sa pagkalamin sa katotohanan lamang. Tapos yung mapapansin nyo, wala na yung daan dito kasi sarado yung simbahan. Kaya bawal muna magsimba. Kaya sinarado na muna. Dalawang piraso lang po. Pipones. Ito lagpas na sa guhit to. Kasi ito ata ang pinakaguhit. Ang laki na lagpas na ito. Minsan doon ako bumibili nung kay ate ng mga hipon-hipon eh. Sa ngayon siguro since na ECQ eh syempre marami pa rin naghihirap dahil sa pandemya, kaya sinisita-sita lang muna, kumbaga maintaining lang muna yung ginagawa na ma-maintain yung guhit para hindi umabuso ng umabuso at umabot sila sa gitna. Hindi na lang muna usok. Kahit na may lagay nyo dito, hindi kayo yung mabibili. Ayun yung pinakaguhit nila. Wow, mga daing-daing, dried, dilis, tuyo, hibi, langgit. Nakapasok na sa loob, basta nakilala ka po. Suki, hanapin ka pa. Nga naman, no? Pagka confident ka doon sa mga customer mo, kahit nasa dulo-duluan o nasa kaloob-loobang ka pa, eh pupuntaan at pupuntahan ka. Minsan, pagka wala ka, hanapin ka pa sa mga katabing karinderya. Kung talagang mga suki-suki mo talaga. Yung meron kasing loyalty when it comes to ano eh, customer eh, di ba? Kumbaga, pagka loyal yung customer mo, kahit saan ka nakapwesto, kahit saan ka nakatitinda, minsan kahit nakalipat ka na eh, pupuntahan ka pa doon sa tindahan eh, sa tindahan mo, no? Eh, yung mga nage-extend, ito yung ang bumibili dyan usually, yung mga passerby, no? Yung mga parang chance customer, kumbaga sa bus, yung mga hindi bumili ng ticket prior sa schedule nila,
chance passenger. Yung mga dito naman, yung mga pagka hindi mo suki, mga chance cost na meron, parang ganun, no? Pero hindi talaga mga loyal. Uy, namimigay pa si Boss Danny, ano? Bait ni Boss Danny, oh. Ayaw mo? Hi! Boss Danny, ma? Eh, yung ano, bibilda ito pa dito. Carlos Palanca. Uy, Quinta Market. Laking lalaki pero pading eh. Medyo light to moderate lang yung ginagawa ng hawkers ngayon kasi nga syempre ECQ pa din naman tayo. Nakakaawa pa din naman kahit papaano yung mga mapukulit na mga vendors, no? Kasi nga pandemya, pero siguro kung hindi pandemya to, gaya ni Boy Talak sa Kalaw, malamang tapos na itong mga to. Si Boy Talak, ang update kay Boy Talak, kasi yung buong, yung Kalaw kasi meron na tayong nakita mga iilan na vending stall na tinatayo doon, no? Si Boy Talak, according sa hawkers na din, nag-a-apply ng vending stall. So in short, gusto niya ng lumagay sa tahimik, este sa ano, sa legal, no? Kaya nag-a-apply. Ano nangyayari si Jom? Sa anong nangyayari pag kanyari nahuli ka ng kapulisan tapos wala ka namang kaunang dokumento kung bakit yan nasa labas? Inquest dito, inquest. Inquest ka muna sa Maynila tapos sasabihan ka kung ano yung dapat na nasa labas lang na gano'n. Balita naman yung fine. Kahit na. Fine pa rin. Fine pa rin. Overnight? Minsan, overnight. Depende sa mga uli. Lalo na yung... Question, how do you make them? Lalo na yung ano, yung... Palasagot? So, yung mga... Pag sumagot ka pa, medyo madadagdagan pa yung ano mo. Kaya arrogant. Baka ka pang charge. Ikaw yung tipo na hindi pasisinda kahit yung Duterte. Yun. Oh, may ganun, may mga ganun. First day ng enhanced community quarantine kasi dito sa NCR. Kaya merong actually light to moderate lang itong ginagawa ng Manila Team Hawkers sa ngayon. Kasi nga ECQ pa rin tayo, so marami pa rin kasi ang may naghihirap at pilit bumabangon sa kahirapan dulot ng pandemyang ito. Guhit ng kalsada. Guhit ng... Guhit, tinuturo yung kulay puti. Eh, yung kulay puti, guhit ng kalsada kasi yan. Guhit ng kalsada yan. Diba, tulungan naman. Hindi kagalot eh. Yeah.
tinuturo ni tata yung kulay puti. Pero guhit kasi ng kalsada yon. Usually mga kalsada kasi dito sa Maynila, yung indulo o yung pinakagilid, yung end, merong lining na puti. Itong lugar natin is Carlos Palanca. Ang oras natin siguro mga nasa alas 9 pasado na, ano, ng Agosto 6. Yeah. Okay, alas 9 pasado. Laki mani niya na, eh, tatay, no? Sino iba? Ay. Lalo na 'yung matandang mihi karo. Kaya yung ko nung kapo. Patanggal itong habong gawa ng medyo extended na siya rito sa kalsada. Tatay, kita yung prep eh. Ah, si Jeno pala nagtanggal nun ng mga habong-habong. Usually kasi yung mga habong-habong na ilalaparan. Kaya sila pa yung lumalagpas dito sa kalsada. Ay, para sa mga nagtatanong, yung bilihan ng ham dito sa Quiapo, yung walang iba, ito yung excelente. Ayan, ayan yung pinaka-location niya, mismong Carlos Palanca. Pagka magdi-December usually, haba ng pila dyan. Pero ngayon, wala masyado dahil syempre, wala naman dapat siguro ka-celebrate kasi nga wala namang masyadong handaan. No? Pero yung iba siguro, ito ang yung excelente. Yan. Cook ham, yung mga ham, yung mga hamon. Yan. Yung mga nakikita nyo sa hapagkainan pagka mga magdi-December o Pasko o bagong taon. Yan. Time out.
Sumasama na yung panahon. Uy, ano yun? Tama panahon, no? May dalang ulan na yan. At ay maambon na nga. Jujulanis Morissette! At ayan na nga, bumuhos na ang ulan. At kasama ng malakas na hangin. Eric, tumutulong pa. Silong, Rick. Okay na. Pinabit lang muna ni Eric dahil ay biglang bumuhos ang ulan at napakalakas na hangin dito. Baka mabasa naman sila nanay rito, kawawa naman. Biglang bumuhos eh. Papa Nay. Okay, magbabalik ang Jobalong Work Traveler.